Kasama ko po dito, isa sa mga foremost swimwear fashion designers ng Pilipinas. Fashion designer din siya, gumagawa din siya ng mga gowns, ng mga damit. Pero kilala siya sa atin bilang designer ng swimwear, both male and female. May I introduce to you, Sunny Boy Mindo. Hello, Direk. Hello, hello everyone. Ayan si Sunny Boy. Anyway, Sunny, kwento mo naman, paano ka ba nagsimula sa fashion? Sa fashion is, nung bata pa ako, wala sa akin yung passion eh. Nag-start ako kasi nung nasa probinsya ako, actually galing akong Romblon. So doon ako nagmula. So nung kabataan ko, wala sa akin yung sa fashion. So nung hanggang sa, actually ang natapos ko eh, HRM. Layo sa ano. Tapos, nag-aral ako sa Iloilo, doon ako nag-graduate ng HRM, tapos pumunta ako ng Manila para mag-work. Oo. So, pagdating ko sa Maynila... Ang balak mo sana, work HRM related? Hotel, ganun. So, parang nabarkada ako sa isang fashion designer. So, ang una kong naging work is garment. Okay. Doon ako nag-start. In business garment. Sa HRM? Oo. Tapos sa garments, naging finisher ako, yung ganon. Parang tapos, alam mo yung Uwalis, yung nag... Uwalis. Doon ako nag-start. So self-taught? Oo. Nag-start talaga ako sa ganon. Tapos, siyempre, puro mga designer yung mga kasama. Nung huli, parang nakikita ko yung parang nagka-interest ako. Parang sabi ko, parang laki ng kita sa maraming out of town. So parang sabi ko, ang ganda ng ang ganda ka ako ng market pati ng about sa fashion. Kaya sabi ko ganun. Fashion lang in general. Oo, in general. Kasi sa garments, tapos yun nga, naging finisher nga ako lahat na. Tapos pasama-sama lang ako sa mga event kasi yung designer nung sa minsan nag-aano din siya, gumagawa din siya ng mga weddings. Okay. So yun, tapos naging basta in a way na-train. Na-train talaga ako, nag-start talaga ako sa wala talaga, walang alam. Walang knowledge sa fashion hanggang sa nung huli, nag-aral na ako ng pattern. Saan ito? Sa Slims of Fashion. Doon ako nag-start. Prada ka pala ng Slims. Okay. Slims of Fashion muna ako. Tapos nung nasa Slims of Fashion ako, biglang, siyempre, may mga nagpa-pageant. So, si Mama Rene, nakilala ko sa isang pageant. Okay. Na ako ang nagpa-damit din. Okay. So, nakita niya ako. Tapos yun. Sabi niya, mag-aral ka pa sa ganito. Okay. Sabi niya ganun para madagdagan pa yung knowledge mo. So nag-FIP ako. Like FIP ka eventually. True mama, kaya ako nakapag-FIP. Okay. Kay Shannon. Tapos nung si Shannon na, yung doon ako nahahasa. Tapos si mama, pinakilala niya. Si mama, di ba siya yung head ng Mucha before. Parang binigyan niya ako 2000. After ko mag-graduate ng FIP 2005, 2006 binigyan na niya ako ng ng padadamitan sa Mucha. Tapos 2007, so parang nagkaroon na ako ng interest
talaga na gusto ko na talaga ng fashion ng ano ng designer. Mm-hmm. Tapos naging ano ako 2007 nanalo kong best designer sa Mutya ng Pilipinas. Di lalong na-boost lalong, yung ano. Pero Sunny, gumagawa ka ng mga damit, di ba? Gumagawa ka ng gowns. Mm-hmm. Pero bakit nag-decide ka to really put into serious yung pagiging swimwear designer? Nag-start ganito kasi yon. Oh, oh. So, ngayon, napakadami na naming designer. Oo, ang dami kalaban. Every time na may mga pageant, kailangan nila ng opening ng swimwear. So, kasi gown lang ako before. Pilipinyan, ayun ang ginagawa ko. Long gown. Nag-try ako sa swimwear. Kasi kailangan ng swimwear. Ang ginawa ko, nag-try lang ako ng isang pageant sa Bulacan. O sa home province mo? Sa Bulacan. So ngayon, ang nangyari, so parang okay yung fitting, naging maganda yung dating ng feedback ng swimwear. So parang nagtuloy-tuloy na ako. Tapos sa swimmer kasi wala masyadong kalaban. Yun, no? Kasi sa gown napakadami. Pero na. Pero Sunny, syempre lahat naman yan eh. Weather gown or swimsuit. Mm-hmm. Maraming pinagdadaanan. Ano ba ang hirap na pinagdadaanan mo bilang swimsuit designer? Ano ba yung mga iniisip mo tuwing gumagawa ka ng swimsuit, pag gumagawa ka ng design? Siyempre, hindi naman lahat bed of roses yan, di ba? Lahat nagdadaan naman sa hirap, di ba? Mm-hmm. Pinagdadaanan yan kasi nag-iisip din po sila kung ano yung bago na naman may offer nila, di ba? Ano ang para sa'yo ang pinaka-challenge sa pagiging swimwear designer? Ang pinaka-challenge ko, parang wala naman kasi depende sa ano yon. Depende sa concept nila, sa bayan, sa... Ginagawa mo naman according to their concept. Oo, yung concept sa director, una-una, siyempre, kakausapin mo muna yung organizer kung ano yung concept nila, kung ano yung... Minsan yung swimmer, minsan opening, tapos doon na uso yung reveal para mabilisan yung pageant. Oo, yung mga ganyan. So, nag-reveal din ako yung from long gown, yung gano'n, reveal hanggang sa hubad, hanggang sa swimsuit na gano'n. Para so, matilis yung pageant. Ayan, kita mo, yung mga ginagawa niya, gano'n. Meron silang mga ganyan, no? Mm-hmm. Stages din yan, eh. Marami din ginagawa ang swimsuit designer. Mm-hmm. At hindi kayo pwede kasi mag-stagnant, di ba, sa isang idea lang, di ba? Kailangan open kayo sa mga bagong ideya, di ba? Siyempre sa fashion designer, may mga hindi lang naman ako isa ang designer ng swimwear. So parang siyempre tinitingnan ko rin yung mga gawa nila kasi baka yung competition tinitingnan ko rin baka kasi mamaya magaya ko yung ganoon. So siyempre hindi pwede yun kasi minsan naka-televise. Correct. So kailangan ikaw lang yung talagang ano. Sunny, matanong kita. Pupunta muna tayo sa malaki ha. Uh-huh. Ano mga international pageants ang ginawa mo na using your swimwear? Medyo marami-rami na rin. Like Miss Global International, Miss Asia Pacific International, tapos mayroon pang Man of the World before. Marami yung Man of the, marami. Oo, marami man kasi of yan. Year, Man of the World, mga ganun. Basta doon ako, yun yung international. Sa Miss Earth, nakagawa sa ka Miss Earth, hindi na. Kasi di ba may designer naman ng Miss Earth? Okay. Si Ricky Abadie. Ricky, ha? Hindi, sa mga ano lang ako, sa mga province. For example, kailangan lang nila ng ano. Pero sa national pageants, ano mga nagawa mo na? Yung Pilipinas na malalaking pageants? Puerto Princesa. Miss Puerto Princesa. Miss Kaugma. Yes, Bicol. Bicol. Oh, that's Bicol. Tapos, Bicolandia. Miss Bicolandia. Miss Bicolandia. Another pageant sa Bicol. Tapos, ano? Kasi in demand ho ito eh. Kahit anong pageant, minsan nag-judge ako. Sunny Boy Mindo, sabi ko si Sunny, grabe. Sa Bulacan. Binibiro ko lang. Kasi kahit papano, swerte eh. No? Mm-hmm. Kahit papano, maganda naman ang takbo. Ano? Kasi these clients pay. Hindi naman sila yung libre lang. Diba? Ang province kasi talagang ano, pre-accommodation, plane ticket. Yung mga ganun perks, no? Mas okay. Tapos mas gusto ko nga pageant eh. Sunny. Ano naman, general ito, ano naman ang pinaka parang
ayaw mo sa Philippine fashion industry? Ayaw. Tagal ka na rin eh, sa industriya, di ba? Mga ayaw ko. Oo. Anong masasabi mo? Parang pinaka, kahit isa lang, pinaka-ayaw mo sa Philippine fashion industry na naranasan mo or ayaw mo na mangyari sa iyo ulit? Hindi, sa ang ano ko lang diyan sa fashion, sa mga ganyan, sa yung mga kausap ko sa about sa mga organizer minsan. Mm-hmm. Oh, yun lang naman ang ayaw ko, yung minsan parang nagkakaroon ka na ng yung nababago. Oo, yung paiba-iba. Paiba-iba, oo. Tapos nagawa mo na, tapos uulitin yung ganun. But was there an instance before na ginawa mo na, okay na, tapos bilang kinansel? Oo, may mga ganun. Maraming ganyan. Ganun talaga, the travels of designers, no? Hindi lang sa swimwear, pati sa mga damit may ganun. Sa mga damit may ganun. Oo, talaga may mga ganun. Hindi na gugustuhan ng client, ganun. Pero sana yung client naman, sorry sa mga clients, pero sana intindihin nyo rin yung buhay ng mga designers na, you know, bumibili rin sila, may effort din sila, meron silang oras nilalaan dyan. Pag desidido kayo, paggawa kayo. Pero pag hindi masyado, huwag sana namang gawing ano ang mga designers, kasi may nalulugi din pong pera sa kanila. Diba? Diba sana yung oras, yung labor, binabayaran, yung kuryente. Maraming factors yan. Uh-oh. Pero sana, ngayon is 2024. Saan mo dadalahin ang karir mo? Sabihin na natin 2030 na. Anong nakikita mo sa sarili mo pagdating mo ng year 2030? Nako, parang ano eh. Parang... Parang... Hindi ko naman pinangarap na sumikat eh. Basta sa akin lang naman maibibigay ko yung the best sa mga client. So ang nakikita ko kasi parang ano eh. Parang ano bang ano? Ano ang tingin mo sa ano nakikita? Ano ang tingin mo sa sarili mo? Kunwari, 2030 na ngayon. Sino na si Sunny? Boy Mindo. Ganito pa rin, hindi naman ako nagbago eh. Walang pagbabago. So, kung sino naman yung mga nakakatrabaho ko, yun pa din ang ano ko. Yung humble na Sunny Boy Mindo. Yung humble. Very soft-spoken po ito. Sa totoo lang, hindi po ito mayabang, hindi po siya yung magarbo. Na sorry, ano, ya, hindi ako masyadong... Oo, hindi talaga siya ano, ano lang talaga siya. Hindi ako masyadong nagsasalita. Basta siya gawa lang ng gawa. Di ba? Sa portanto mga client. Ba yan? Sunny, paano naman pag may isang bata? Isang bata lang na lumapit sa'yo, no? Sabihin natin mga 8 to 10 years old. Kuya Sunny, paano ba maging swimwear designer? Ayun, support ako sa mga ganyan. O kasi ano, parang nakikita-kita ako nung bata pa ako. Na parang sa akin kasi hindi siya competition eh. Pag halimbawang tinuruan ko yung isang tao, so parang ang dami naman namin, di ba? Ang dami naman kailangan ng ganito. So support ako sa ganyan kung sino yung gustong humingi ng tulong sa akin about sa yung magbimentor. So marami naman ako minimentoran. So mga sumikat naman na sila. Nandiyan na sila. So natutuwa ako sa kanila. Dapat maging masaya tayo sa mga tinutulungan natin, di ba? Hindi ako madamot sa ano, sa pag about sa mga sa ganyan, sa mga talent na ganyan. Nag-share talaga ako. Sunny, kung may nanonood diyan na possible client, paano kanila makokontak? Sa Bulacan ako, Malolos Bulacan. Yun. May number ka or Facebook? May number, Facebook, Sunny Boy Mindo. Sunny is S-O-N-Y. S-O-N-B-O-Y-M-I-N-D-O. Sunny Boy Mindo. Tapos may number is 0905-261-7658. Ayan po, I can vouch that Sunny Boy Mindo is one of the best in the Philippines. Sa mga gustong ano, magpagawa about sa pageant. So, or kahit fashion swimmer, show. Swimmer, long gown, pwede rin naman ako. Kahit fashion show, di ba? Sumasali ka naman sa mga fashion show. Bridal, gumagawa ka din. Oh, lahat. Yeah, bridal, ko. Pwede rin pala, no? Pwede nyo siyang kontakin. Anyway, Sunny, before we go, gusto ko sanang ano, bigyan kita ng chance to pasalamatan yung mga taong nakatulong sa iyo along the way. Ah, okay.
Ang una nakatulong sa akin, pasalamatan ko si Mama Rene sa kanya. Actually, parang sa kanya din ako nag-start, siya ang naging inspiration ko. Mm-hmm. Yun ang mga tumulong sa akin, number one. Tapos ang mentor ko, Shannon Pamaon. Shannon. Doon ako sa kanya nag-aral ng sa FIP, Fashion Institute of the Philippines. So, number one yan sa Philippines para sa akin. Sa kanya ako natuto. Of course, Slim of Fashion. Slim. So, din ako nag-start. Uh-oh. So, ang taong tumulong sa akin, si Mama, siya yung nag-spread ng ano ko talaga, ng career ng wings ko. Ng wings, ng wings ko para sa fashion, sa mga pageant, sa lahat. So, hanggang ngayon, talagang... Ito mo kasama ka namin dito. Kasama ko, sinama talaga ako ni Mama Rene. Siya talaga yung number one. Ayan. Si Mama. Tapos ayan, siguro, yung mga sa LGU nyo, baka meron kang gustong pasalamatan. Sa Bulacan, Robert Zamora, doon ako nagtrabaho sa kanya. Tapos sa mga naging kasama ko din sa fashion, Manny Halasan, si Vincent Tiar, Frederick Burches, sila yung mga kinikwento niya po sa akin yon. Kaya ano, kaya sabi ko pasalamatan niya along the way, di ba? Nakatulong to mga sa career mo. Sa career ko. Saka mga support sila. At hanggang ngayon, di ba? Madali naman silang lapitan din pagka kung ano yung mga kailangan ko, personal, ganun. Mm-hmm. Sila yung mga magagaling, mga magagaling na tao na supporters ko. Alam mo ano, Sunny, sinamantala ko tumagkasama tayo interview ka kasi mahihiyain ko talaga ito. Nga, hindi ako natatandaan ko, minessage kita, di ba? Interviewin kita. Uh-oh. At nako, ayaw hanggang ano, buti naka-corner ko ngayon, magkasama kami dito sa Canada. Kaya sinamantala ko, sabi ko mahiyak, kwentuhan lang tayo. Hindi kasi ako sanay. Well, anyway, Sunny, thank you very much. I'll say bye-bye to our audience. Bye-bye sa lahat. Sa mga nanonood. Salamat sa kay Direkata. Siya yung isa din sa mga tinitingala kong director dati pa sa fashion. Anyway, pakilala ko na siya dati pa. Oo, na yung name niya. Tapos hindi ko pa siya kilala sa mukha, sa pangalan. Sa pangalan lang. Ito Mama. Oo, ganun. Kaya nandito kayo may ngayon sa Canada. Magkakasama. Travel muna. Kasi, kasi may shows kami dito may shows, sa Canada. So, tutulong itong si Sunny. One month kami dito. Alalay muna ako ni Mama. Pang ano pa lang to, Sunny, di ba? Pangatlong araw, pangalawang araw pa lang. So, matagal pa kami dito. Tagal pa kami. 27 days more. Days, sige, salamat sa lahat. Thank you.